sample nila yung double gun trickery na yan, guys. Yan yung mga bus-busan at pakpakan na pag-assemble ng mga double gun trickery na kailangan na matapos agad, no? At maumpisa na yung pag-ayos ng ating mga concrete box, no, na para sa ating mga linya ng tread, no, mula Kalamba hanggang Alabang. Yan din sa may likod po ng dating Metropolis, yung area nila sa Maya Upa. Hapon naman sa inyo lahat at nandito naman tayo. Update tayo sa South Railway ng tren sa may Santa Rosa, Laguna, guys. Kung ito saan ay patuloy silang nag-assemble ng double gantry crane at for installing ng kanilang warehouse, guys. Ayan, nasa gitna. Kanilang warehouse halos sa kompleto na ng poste. So yung iba, wala pang buhos. Ayan, pinapatag na naman ang ating masusugit na bako. Ayan, pinapantay o nilevel yung lupa doon sa gutter ng double gantry crane. At meron din tayong mga workers na pauwi na. Ayan, inabutan natin dito, guys. At maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat. At sa mga dati nating subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan na, unti-unti na silang bumabalik sa ating video. Napanood na nila yung garitong paggawa ng ating gobyerno, no? Ayan, at maraming salamat po sa inyo. Yan pong nakita nyo, malapad na yan, formworks. Yan yung mga kanilang bubuhusan yan. Kagaya na nandun sa dulo, guys, yung malapit sa may girder box. Area na yung, guys, doon sa bandar. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At meron na palang engine. Kaya nga nung sa kapila, guys, meron na nga engine. Ayan. Ayan. Salpak na rin yung engine ng double gantry crane na kasukuyan na inassemble. Ngayon nga, ano bang ito, sir? Ang pangalawang araw pa lang na inassemble nila yung mga double gantry crane na yan, guys. Yan yung mga puspusan at pakpakan pag-assemble ng double gantry crane na kailangan na matapos agad, no? At maumpisa na yung pag-ayos ng ating mga concrete box, no, na para sa ating mga linya ng tren, no, mula Kalamba hanggang Alabang. Yan din sa may likod po ng dating Metropolis, yung area nila sa Maya Kupang, yung barangay Kupang, guys. So kailangan na matapos na nila tong area nito para maumpisa na rin yung pag-assemble ng kanilang mga concrete box, no, guys, para doon sa mga elevated nating linya ng tren. So hanggang doon yan, guys, sa Bandaron. Ayan yung mga nagbababa pa ng materialis. Ayan doon sa wiki na yun, no? Ang pagkakalam ko, guys, dito sa akin kinakatuyan ngayon ay ano yan, tiles, no, na ibinababa nila para dyan sa kanila, guys, eh, yung wash hand, yung hugasan ng kamay. Ayan, guys, yan yung area na yan, no? Ayan. Ito naman ay yung nakita nyo yan. Yan ay kanilang parang cafeteria o canteen. Yung area na yan. Doon naman sa Bandaron ay yan dalawang mahaba na yan ay office area, guys. So yung pinaka main office nila, yung mahaba na yan, guys, sa kaya kamilala yun, yung kanilang office area ng Hyundai, yung nakakuha po ng project dito sa atin sa may Santa Rosa, Laguna. At doon naman yung mga girder box na ang tawag dito, mga prepernalias o gamit, no, para mabuo na yung girder box, guys. At dyan pa yung iba. Yung iba naman ay naka-assemble na doon sa may banda doon. Ayan, yan doon sa may ilalim ng kanilang warehouse na yan. Puro poste pa lang po yung itatayo, tapos yung mga beam na yan. Meron na nakalatag din na beam na mga ilang piraso ba yun. Tatlong piraso na yung nakalatag na yan, guys, yung parang pakpak. Ayan, at yun doon sa kabila, yung nakatayo na yun, nakala mo ay yan ang pinaka-canopy, no, yung area na yung, guys.
Yan yung pinaka ventilation o singawan ng hangin. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat. At sana po ay huwag niyong pabayaan yung aking YouTube channel na subaybayan, no, kahit po pa silip-silip lang po kayo sa aking channel, no. Malaking bagay na po 'yun sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. At dito palit tayo patuloy na sumusubaybay itong project na to dito sa Maya Santa Rosa, Laguna, na kailangan nating ipakita natin sa madla kung ano ang nangyayari, no, ngayon dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa ating mga OFW na napapanood lang nila sa mga nag-upload, no, na may mga kanya-kanyang channel na regarding sa ganito sa PNR, no, na pinapagawa ng ating kasalukuyang presidente. So yung mga nagdaang yung dati nating presidente, si Pangulong Duterte, at lubos din tayo nagpapasalamat sa kanya, at kasi malaki yung naiambag niya sa atin sa Pilipinas mula nung sila ay naupo, no, katulad nila BBM at Pangulong Duterte legacy, no, at sila yung mga presidente na nagkaroon ng puso sa ating bansa, no, hindi katulad ng mga nagdaang presidente na walang ginawa kundi mangurakot, no, sa ating bansa, tapos isinisisi sa mga ngayong pangulo na lalo daw humirap yung ating bansa nung nanaupo, lalo na yung si Pangulong Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, nagtaasan daw yung bilihin. So sa par sa akin, no, yan po ay parang hindi makatotohanan, kasi nga po ang mababa lang sa atin ay yung mga sweldo nating mga madlang people na kumakain lang sa mga ganitong trabaho, katulad ng mga construction, yung mga farmers natin, maliliit yung kanilang income, no? Hindi katulad nung talagang may mga lehitimong trabaho, hindi nila nararamdaman yan. Kaya huwag po natin isisi sa ating Pangulo yung inyong kahirapan sa buhay, guys, no? Tayo po ay magsumikap o magtrabaho para hindi po natin maramdaman kung ano yung hirap na sinasabi nyo, no, at huwag nyo isisi sa ating Pangulo kung ano man yung hirap na dinadanas nyo ngayon, no. At maraming salamat po sa inyong lahat, at sana po eh patuloy nyo nga subaybayan yung aking YouTube channel. Ayan, meron naman doon silang pinagpunang materialis yung karga ng truck na yun. Ayun, mahaba po na truck yan doon sa Baybanda ron. Dulo-dulo na po kasi yan yung area na kinagalawan nila doon sa dulo na yan. Kaya pag sinum na natin, maliit na yung mga tao doon sa kabilang dulo. So dito, medyo nagkaroon ng konting break time yung nag-assemble ng double gantry crane. Ayan, medyo nagkumpok-kumpok sila doon ng kaunti. Ayan, medyo nagpapahinga. O siguro naghihintay na lang ng oras yan. Siguro mga alas 5 lang sila, no, yung kanilang trabaho. So meron kasing panggabi dyan, guys, na magalaw din. So lasing ko pasado na, so naghihintay lang siguro niya ng konting oras. Dito rin ganun din, ito may mga nagaano pa rin dito, tawag nun, didiskarga ng kanilang materialis. Ayan, ang ganyan kasi may mga tao pa rin naiwan dyan. Ayan, tapos lang maghawak ng tiles yan ganun sa close ba na yan. Ayan, hanggang doon po yung kanilang area na yan. Yan po yung kanilang kinagalawan kung gaano kaluwang yung area nila. Doon naman sa ilalim ng punong manggang malaki na yun, maraming bulaklak, ay parking ng mga single motor. Ayan, guys, doon sa lugar na yun. At dito naman nabuhusan na nga, yung sabi ko sa inyo mga isang araw, nabuhusan na yung kanilang karsada. Ayan, pero hindi pa lang pinapatapakan doon sa ating mga sasakyan kasi bago pa lang yan. Almost 2 days pa lang po yan na nabubuhusan. So hindi pa ganun ka tigas yan, guys, no, medyo malumpot pa yan. Kaya ano na sila sa lupa, pinapatapak yung ating mga truck na may mga kagang lupa at katulala tambak po sa mga area na medyo mababa, katulad yung mga ayun, yung tulad ng bako na yun nagmagalaw doon, tinatambakan nila, pinapantay nila yan dyan sa release ng double gantry crane na yan, na may wala, may release na nga lang, parang release ng crane na yan, guys, yun nakatumpong yung paan ng double gantry crane na yan. At meron pa din nakahiga doon ng mga
pa na mga gumagat dito sa area na yun, guys. Yeah, yun, maraming salamat po sa inyo lahat at ako yung hindi na masyadong magtatagal at ako po ay mababa na din at nandito ako sa aking fifth floor ng aking ginagalawa naman ng aking area at responsibility na tinatrabuhan ko dito sa may Laguna. Ayan, guys, maraming salamat, no? At araw-araw tayo nagpapasalamat sa ating mga viewers at sa mga bagong subscriber natin dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa mga datihang subscriber. Ayan, nagbabalikan sila. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay patuloy nyo subaybayan ang aming YouTube channel. Yan, type nyo lang Joey Washington Vlog at saka Melbilito Melbs pala, Melbs yung kanyang channel din. Yan, maraming salamat din po kay Ma'am Lorna Magday na palagi nandiyan nakasubaybay sa ating channel. Yan, kay Ma'am Lorna Magday, yan lang kay Ate Cindy at saka kay Ate Giselle W ng Canada. Yan, maraming salamat po sa inyo. Fans TV, yan, thank you very much po sa ating mga nakilalang at nagturo sa atin na tayo po ay pag-view YouTube. So, maraming salamat po sa inyo lahat.